like cash in my hair to my ass. Do the dash, can you make it go fast? Fuck the fame, all I want is them bands. If she keep on mugging, I'ma steal her mace. Sit down. Hello, Ellen Mix Nation. It's been a while. Hindi na lang ulit ako nag-video ng sit-in. Video, sit-on. Basta yung nakaupo. I think, wala tayong winner tonight. Kung di nyo natatandaan, which is hindi nyo naman talaga matatandaan dahil sobrang tagal na, dito ako palagi nag-video ng mga YouTube videos ko. Grabe! Parang almost 3 years na din or magka 4 years. So ayan, finally! Nagkaroon na rin ng time ang taong to dahil bakasyon na. Anyway, so kamusta naman kayo mga ate ko? Okay, before mag-start yung vlog na to, like ako ito, magka 4th year na ako, magiging graduating student na ako next. So, grabe nung last vlog ko here. Ate, senior high pa lang ako. Anyway, I hope you guys are doing well. So ngayon, nakita nyo naman sa title, I will be talking about QC Pride 2024 and my experience this year. Mamaya, pag-uusapan natin. Spoiler alert, wala akong masyadong na-vlog nung mismong Pride. That's why, nag-film din ako ng sit-down video. Ayun, sit-down video? Ano yung sit-on? Momo. Parang di nagtitink. So ayun, ikukwento ko ate. But before that, quick background lang. This is my third time attending the Pride March. First ko was 2022. Actually, yun yung first na QC Pride. I'm very lucky na naka-attend ako sa first ever QC Pride. Kasi yun, 2023 last year, ay yun yung time na na-hit nila yung record na biggest Pride March in Southeast Asia at MM. Kasi ang naging attendees was 100,000. So, I'm very lucky na naging part din ako nun. Kasi ito na nga ate, this year, ito na, pag-uusapan na natin. Grabe na to. For sure naman, may mga nakita na kayo sa TikTok, sa online, and majority, if not everyone, ang experience was, hindi maganda talaga ate. So ayun, spoiler alert, medyo ganun din yung naging experience ko. I would say na hindi siya yung best na Pride March na na-experience ko. But there are still some parts to it na na-enjoy ko. So, yeah. Okay, but before we start, ito, mahaba-habang kwento to. Gawin nyo na lang kung podcast, mag-prepare kayo ng mga pagkain dyan o kung ano man. Basta chikahan lang to ate. Chichika ko sa inyo yung first-hand experience ko this Pride March. Okay, before nung mismong QC Pride, bali pumunta kami ng mga pinsan ko. Si Jana, si Jada, tsaka si Ella. We were very lucky na may apartment kami this time kasi parang tinulugan lang namin yung condo last year. So ngayon, ang naging plan na namin was to go sa apartment para hindi na kami malate ate. Kasi just ko nung last year. Ate, ang Pride March mismo, as in yung mag-marcha kayo, parang mga 2 p.m. at or 3 p.m. Tapos, ate, 5 p.m. na kami nakarating sa mismong queue, si Pride sa circle. Yun yung naging regret namin. That's why this year, napag-decide namin na pumunta na kagad a day before the QC Pride itself. Kasi yun, bago kami pumunta sa apartment, gumawa muna kami ng mga placards this year. Kasi ever since nung first Pride March ko, gumagawa na talaga ako ng mga placards because Pride is a protest and it's very important for me to be heard. Kasi grabe, tawang-tawa kami kasi first time nga, di ba, ni Ella to. So, first time natin gagawa ng placard. Ate, ang plano niya, gagawa siya ng bi flag. Pero, mukhang sabin-sabin. Tingnan nyo naman. Ayan, oh. Diyos ko. Pero nairaos naman. Nagmukha naman siyang bi-flag nung natapos. Anyway. So ayun na nga. Like, naalala ko nung on the way kami sa bus terminal. Ang dami nilang dala ate. Sumakay kami ng tricycle. Tapos sabi nung driver, ma'am, magsiswimming po ba kayo? Ganong kalala ate. Lalo na si Jada. Dala niya pa yung dalawang teddy bear niya ate. Imagine ninyo kung ganong kalaki yun. So ayun, nakapunta na kami sa apartment and ito ang mga nangyari that day. Hello, Alien Mix Nation. Nandito kami sa apartment. Kasama ko sila. Mag-house tour tayo, go. Welcome to our apartment. Ito ang sala, the house. Makalat pa. Room 1. Ito yung kay Kim. Ito ang kusina. Si chef number 1 at si chef number 2. At si manager. At ang room number 2. So ayan, nagluto lang kami ng dinner. Bali, ang niluto namin is yung maling na dinala nila Jada. Sobrang prepared na namin ate, to the point na lahat dinala namin, pati mga pagkain. Kasi wala nang pera ang mga taong to. And speaking of that, ginrab ko na rin yung opportunity na to para magkaroon ng pera. Dahil sa mismong QC Pride, pinlano ko magtinda ng Instax. Like Rainbow Instax, Rainbow Polaroid. Dahil wala talaga akong pera this vacation ate. No joke, like eto aamin ako. Ang pera ko lang this vacation was... Drumroll, please. Ate, 2K. Kaya ako pupulutin. Like, yung 2K na yun, pagkakasayin ko siya buong bakasyon from June to July. Girl, hulaan yung magkano ang pera ko pagpunta sa Manila for Pride March. Ate, 500. Well, ma'am.
Kasi 'di ba ang natira na lang half ng 2k, so 1k 'yon. Tapos yung 1k na 'yon, pagkakasahin ko siya for my pride outfit and sa mismong pride march. Eh ang natira ate, 500 na lang. Sabi ko talaga kailangan kong gumawa ng paraan para magkapera. And lo and behold, nakaisip ako ng idea. Grabe talaga, my mind. Buti na lang sumagi sa isip ko ate. Sumasagi ka malagi sa utak, tahan-tahan pagkato. What the fuck is going on in here on this day? So anyway, ayun, bumili na ako. Bali, ang binili ko, 5 na 10 pack. So 50 pieces yon. And then, bibenta ko siya ng 80 pesos. Each, then 150 for it. So ayun, like, grabe ate, medyo kinakabahan ako ng mga panahon ko. Kasi, imagine mo, 50 pieces yun, diba? Like, di din naman ako sure if masasold out ganun. Since first time ko rin naman ito magbibenta. Sige na lang natin, the following day, sa mismong QC Pride. So ayun na nga, after namin kumain yung mga pinsan ko, pumunta na kami sa kwarto and nag-chikan kami ng mga expectation o kung ano man for QC Pride 2024. Ayan. Ayun, masold out. Guys, sabi ba makaawa kami? Hindi, mamimilit kami ng tao, hindi pala hindi kayo magamit. Kaya nag-chicharge! Hindi, wala rin, chukla ko ta. Ito, medyo. Anong expectation? Masisiksik tayo. Sabihin naman tayo. Wala tayo na kagay. Hindi, nilot ka. Masisiksik tayo dun. Ihanda mo lang iyong sarili ang iyong paa. Yan, nasa pantropiko na yan. Uminit ang panahon. Pantropiko! Pantropiko! Ako na yung class kami sa buwan. Pantropiko! School. Tapos na ang pride PH. Isang tulog na lang. One sleep! Tapos guys, after ng pride bukas. Sa tayo pumunta, pinala ko kayo choice. Around UST o kaya BGC. Kasi! Ikaw muna ako. Bukas na ang Pride, guys! Hello, good morning! Okay, so this is the day. Ito na ate! QC Pride na June 22, 2024. Ayan ang most awaited time namin. Like, literal ate, 1 year namin itong pinaplano. So, grabe ang excitement talaga namin. Ito ah, ang mismong start nung QC Pride, like yung magpa-perform MMM, 5 PM. Hulaan nyo anong oras ako gumising at nag-alarm. 7:30 AM ate! Ganon ka-excited ang mga bading. As in, pinano ko talaga. Like, sobrang nadala na ako last year na nagkandalate-late kami. So, sabi ko talaga this year, hindi. Go! Gigising na maaga yung taong to. Hindi na ako nakapag-vlog this time kasi kailangan na namin mag-ayos, mag-eme-eme. Lahat, umalis kami mga 11:30 na. Actually, ang plan nga namin dapat 10 AM makaalis na kami. Kasi nga, di ba, magbibenta ako ng Instax. Pero ayun, 11:30 na rin kami nakaalis. Tapos dumating kami sa QC Circle mga almost 12 PM na. So, ayun, nag-picture-picture lang kami. And, sobrang stayable ng mga taong to. Ito yung pictures namin. Ayun yung outfit ko for this here. Inspired siya from the Palestinian flag. Ate, sobrang proud ko sa outfit na yan. Kasi this year talaga, sabi ko, ano bang gusto kong suotin? Since Pride is a protest, I took this chance para magprotesta about our liberation and freedom ng Palestine and also ng Philippines. Wait, nung nag-ukay ako, medyo sabi ko, ano ba naman tong mga naukay ko? Kasi naukay ko yung red na long sleeve, tapos yung skirt, pati pala yung necktie ko na green. Yun lang yung naukay ko. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko to gagawing Palestinian stuff. Like, wala talaga akong nakikitang outfit sa utak ko. Ang ginawa ko lang inspo was the colors of the flag. So, ayun ate, I'm very happy na na-execute ko siya and na-style ko siya na nag-translate siya doon sa mismong inspo ko. And then, yung sa placard ko, ang nilagay ko, Palestino at Pilipino, laban sa imperialismo. Ito yung picture noon, credit sa may artist. Ayun, I'm very happy na nasuot ko siya this year and nakapag-pride march kami na dala-dala yun. So ayun, enough about that. Let's talk about my mug, mama. Ate, grabe talaga yung mug ko that day. Like, I mean, let's ask the audience. I mean, let me ask the audience. Ayan, ito ate, oh. Insert video clip. Like, not a token clock. Sobrang ganda ng mug ko dyan ate, as in, plakado talaga siya, gawang-gawa, buong-buo, grabe, sorry. Anyway, so ayun, pumunta na kami sa mismong QC Circle. Pagdating namin doon, dumaan lang kami sa mga booth. And then we wasted no second and nagtinda na kagad ang mga taong to ate. Sabi ko, hindi, walang hiya-hiya, ilabas niyo yung Instax, ilabas niyo yung placard, magtitinda tayo.
By the way, ito yung Instax na ginamit ko. Shoutout kay Kate, pinahiram niya sa akin to. Ayan. And then, ito yung ginamit naming Polaroid. Ayan, no, rainbow siya. As in, ganyan talaga yung itsura niya. Ayun, buti naisip ko na may ganyan ate para bumili talaga sila. So, ayun nga, nagtinda ng mga tao. And the moment na tinaas ko yung placard ate, as in literal, no joke, nung moment na tinaas ko, like, hindi pa ako sumisigaw, wala pa akong sinasabi or anything, may nakakita na kaagad, nakita nung lalaki, tinuro niya, nasabi ko, kuya, eto na, it's your chance na mag-picture sa Polaroid, 80 pesos lang, ganyan-ganyan. As in, hindi niya pa kami ina-approach, ha? Literal na nakita ko lang yung reaction niya. Tapos ayun, nabudol ko siya, ate. So, shoutout kay kuya dyan, ikaw yung first customer ko. Tapos from there, pumunta kami sa likod ng QC Circle, yung parang may ganun. Basta may mahabang daanan doon. So, doon ako nagbenta-benta, like literal gumaganyan ako doon ate. Oh. Tapos yun yung spot talaga na sobrang daming nagpapapicture ng Instax. And girl, sobrang daming nagpapicture sa akin and na-sold out yung Instax. Sobrang thank you po sa inyo. Like under 2 hours ko lang siya na-sold out. Sobrang sweet din nila ng mga nagpapapicture. I was so happy that time. Hindi lang dahil sa nakaipon ako, but because I really felt na may community ako, like, ang gaan niya sa feeling, ganun. And then, yung favorite part ko was yung dalawang traffic couple. Nung una, ang sabi niya, hindi daw sila marunong mag-post, ganyan-ganyan. So, picturean ko na lang daw sila. Tapos, ate, nung pipicturean ko na sila, bigla sila nag-kiss. Grabe, nagsigawan talaga kami. Ito yung picture nila. Sayang din namin na videohan, pero ayun yung picture nila. Sobrang cute nilang dalawa. So, ayun, shoutout sa couple na yun. I hope you guys natumagal pa. So, ayun, ito yung mga nagpa-picture sa akin. Shoutout to you guys. I hope na makita ko ulit kayo next year. Sa mga nanonood kayo dyan, if pupunta kayo ng QC Pride next year, abangan nyo ako dun ate, dodoblihin ko ang supplies. 100 ang Polaroid, go! Magka-picture kayo sa akin. So after that, kumain lang kami ng lunch dahil malapit nang mag-Pride March. Bale, magka-3 PM na nun. And pumunta kami ng QC Circle kasi dun daw yung assembly. And then ate, grabe, itong mga times na to, nung pahapon na, mga 3 PM onwards, sobrang dami ng tao kasi nung patawid dapat kami sa QC Circle, dun kami pinadaan sa may underground, bawal daw tumawid sa kalsada. And grabe ate, parang pa-impyerno. Parang pa-impyerno na yung ingit doon. Grabe yung singaw kasi sobrang daming ng tao. Tapos yun lang yung way para makatawid ka. So, imagine ninyo, sobrang siksikan tapos underground pa. As in, girl, nauga kami. Kaya buti na lang nag-elevator kami that time. Tapos ayun, nakarating na kami sa mismong Pride March and we're very happy na na-experience na namin siya this year. So ayun, may mga clips kami dito and may nadaanan pa kaming mga religious group and individual na nagpo-protesta or kung anong mang ginagawa nila sa QC Pride. Like, girl, ang ginagawa nyo dito? Pero dead ba sa kanila, hayaan. And ayun, in-enjoy ko lang yung moment na yan kasi first time ko nga. And dahil hindi rin nag-work yung charger ng power bank ko. So, wala na akong mag-vlog ate. Like, di na ako makapag-video dahil 10% na lang ako that time. Tapos ayun, bali nakaikot na kami sa QC Circle. And ito na ate, ito na ang start ng kalbaryo. Hindi pa kami nakakarating sa QC Circle ate. Danas na kaagad, Diyos ko. Ewan ko kung anong reasoning, kung anong logic behind this. Pero kinlose nila lahat ng gate. Except sa kaisa-isang gate. Kinlose nila yun kung kailan pabalik na yung mga nag-march. So imagine ninyo kung gaano kadaming tao yung lalabas at papasok sa isang gate ate. Not to mention na umuulan na this time. Kalbaryo talaga ate. Sobrang danas namin. So that time, medyo gumaganyan-ganyan na kami. Hinintay namin magpatila muna sa loob na. Fortunately, nakapasok naman kami sa loob. Hinintay namin magtila pero wala ate. Nahitumila. Lumakas pa. Nung mga magsa-start na yung mismong concert, mismong mga performance, nagsatandaan ko, Cup of Joe yung unang performer nun. Ate, kahit umuulan, pumunta na talaga kami malapit sa stage. Like, kahit sobrang daming tao, pumunta na kami sa likod na likod para lang hindi kami matabunan. And from there, ate, nandun na ang kalwaryo. Like, hindi na tumila yung ulan. Grabe. Later! Pero luckily, buti meron kaming raincoat na nakuha namin dun sa may lunch na binili namin. May pa-free raincoat sila. So kung wala kaming raincoat ate, feeling ko uuwi talaga kami. And eto ate, eto na. Nung nandun kami sa crowd, like malapit sa stage, napansin ko sobrang daming straight men na nandun. Kasi yung asta talaga nila, sumihiyaw sila ate. Kasi syempre, as a third time goer ng Pride, wala akong nakitang ganong mga attendees from the last year. And malamot talaga straight sila kasi natatandaan ko, may narinig ako, like, kung ano-anong sinasabi nila, like, tama na yung mga bading na yan, ang daming bading dito, ganyan, basta ate. At saka yung mga pormahan nila, like,
Malam mo talagang straight. Kasi meron doon, like couple sila, straight couple, babae sa kalalaki. Ate, andun talaga sila, naglalampungan, kahit naulan. Tapos meron doon isa, umuulan na, naka-umbrella kami lahat. Tapos bigla siyang nag-vape, ate, imaginein mo. Grabe na bad trip talaga kami that time. Since umuulan nga, nagkakagulo na yung mga tao. And what I mean sa mga tao, is yung mga straight na yun, like nagkukosa talaga sila ng sin doon. Like alam niyo yung Islaman, if familiar kayo sa word na yun. Di ba kapag may mga high school parties ka lang ganun, magulo talaga yung mga estudyante, ganyan. Ate, ganun talaga sila sa crowd. Nagulat ako na ang daming mga straight men doon. Since ayun nga, yung mga performance, very big time, including yung beanie. Sobrang sad lang na ang daming tao nga, pero hindi naman part ng community. I mean, they're very welcome, pero kung ganun din naman, parang wag na lang sana. And kitang-kita naman sa mga experiences na mga tao online, like ang dami talagang straight men na umattend, like hindi sila allies at all. They use this pride march para lang makita yung mga performers na gusto nilang makita, and it's so sad kasi nawala talaga yung point and yung essence ng pride march. So ina fast forward na ate, natandaan ko 8:30 na noon, biglang nag-announce di na daw tuloy yung pride, like ganun-ganun, since mga compromise daw yung safety ng mga performers kasi daw nabasa ata yung sound system, eme-eme ganun. Though tumila naman na talaga yung ulan. Parang natatandaan ko, 7:30 tumila yung ulan. Tapos hindi na siya tumuloy. Grabe yung panghinayang namin that time, ate. So, wala kaming choice but to go home na. And ate, grabe yung experience. Sobrang daming tao to the point na ang layo na namin sa QC Circle. Sobrang haba ng nilakad namin. Pero sobrang dami pa rin tao. Imagine nyo, 8:30 kami umalis doon. Parang mga 9, naghihintay na kami ng Grab. Tapos ate, 11:30 kami nasakay nung Grab and hindi pa doon sa may place na pinaghintayan namin. Like, sumakay pa kami ng tricycle para lang makasakay ulit ng Grab. So, ganun kalala ate. Sobrang... Parang ayoko nang ulitin ganong level. So imagine niyo kami basang-basa, 3 hours naghihintay, sobrang haba ng nilakad galing sa Pride March, inikot yung buong queue sa circle. Tomas Morato, nakarating ata kami doon at hindi ko na alam. Basta sobrang pagod na namin that day. Kaya grabe talaga yung experience na yun. So ang masasabi ko lang for QC Pride 2024, ang lala. It's really not giving. Ganun talaga ate. Maswerte na lang talaga kami na maaga kami pumunta and kahit papaan, na-enjoy pa rin namin yung QC Pride. Sayang talaga nang hinayang ako ate kasi andun si Meme. Meme! Sakit ako pa yung interview niya na sobrang pasabog daw. Like Super Bowl levels na yung maging performance niya. Pero wala eh. Nakancel ate! Imagine niyo like galing pa kaming Bulacan. Bumiyahe kami solely because of QC Pride. Pero... hindi man lang kami nakapag-enjoy. Grabe na. So anyway, enough about that. After that experience, napag-decide namin na mag-stay muna sa Manila para kahit paano ma-enjoy naman namin ang stay namin doon, di ba? Kasi ate, wala lang kami na pala. The day after that, pumunta kaming UST and naglibot-libot lang kami doon. Kahit very quick lang. Then kumain kami sa Tiger Wings. Nilibre ko sila. Para naman matuwa ang mga taong to. And then, after namin kumain sa Tiger Wings, pumunta kami sa Calle Cafe. Kahit wala kami in-order, tumambay lang kami doon. And ayun, after that, kinabukasan, ako naman yung gumala. Nag-meet up kami nila Jake, ni Reg, and ni Neil. First time namin makumpleto. So, ayun, I'm very happy na nangyari yun this year. 3 years na namin yung nililook forward na makukumpleto kami. And finally, nangyari siya. After doon, ayun, umuwi na kami ate. Umuwi na kami sa Bulacan. And grabe, yung buong QC Pride and Manila trip namin, it's one for the books. Actually, nung pag-uwi ko nga din sa Bulacan, grabe yung pagod ko to the point na wala akong energy to do anything. Ganong level ate. So ayun, considering everything that happened, I'm still very lucky na na-experience ko ang Pride March this year. Dahil again, Pride is a protest. It's just that, nakakapanghinayang. Yun lang. Yun talaga yung masasabi ko for this Pride March. Sobrang sayang celebration talaga. Dapat yun. Pero, again, wala. Hindi siya natuloy. And it's okay kasi next year for sure, atin pa rin kami. So, manifesting na next year, maging okay na ang lahat. Walang maging ulan, walang maging problem and anything. And hoping na maging masayang Pride March next year. And, alam mo yun, makapag-celebrate talaga tayong lahat. So, that's it guys. Grabe. Ang haba ng kinwento. Hindi ko alam kung ilang minutes to maging vlog ko. Pero, miss ko tong sit-down video na to. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mag-upload, but for sure, meron pang mga uploads dahil madami pa akong mga videos dito na film ko before pa. So, stay tuned na lang. And, plug ko na rin yung mga socials ko. Follow me
niyo na Instagram dahil doon talaga ako pinaka-active. Follow me there at AlienAmexGZ. Lahat ng socials ko nasa baba. And that's it, guys. And I would like to greet everyone. Happy Pride! Kahit hindi ko alam kung abot pa ng June tong upload ko. Pero what's up, mid-Christmas vlog if hindi late? Hindi ko na alam kung paano mag-outro. Bye na. Hayaan. Go.